Coco Martin, inaming ninenerbiyos sa pagpasok ni Julia Montes sa Ang Probinsyano. Hello mga kakuku Jewels! Welcome ulit sa ating munting channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay magsubscribe ka na at pindutin mo yung bell para updated ka sa mga susunod nating videos. Hindi ako pwedeng magkamali this time. Ito ang natatawang saad ng aktor na si Coco Martin nang tanungin tungkol sa nararamdaman sa pagpasok ni Julia Montes sa long-running primetime series na Ang Probinsyano. Sa panayam ng dalawa sa Dreamscape Entertainment, inamin ng aktor na hindi siya nakatulog dahil sa tensyon na nararamdaman sa muling pagsasama nila ni Montes sa isang proyekto. Ako yung di nakatulog, ako yung tensyonado kasi makakasama ko siya. Hindi ako pwede magkamali this time. Dito pa ba ako sa sablay? Tugon ni Martin na bida sa seryeng umaabot na nang ika-anim na taon. Ako yung natataranta, ako yung ninenerbiyos, iwan ko, bakit ko pinasok to? Paliwanag ni Coco Martin. Aksyon ang gagawin ni Montes sa teleserye, kaya naman kailangan nitong turuan ng maigi ang actress mula sa paghawak ng baril hanggang sa pagmumotor. Nang tanungin kung magkaroon ba sila ng love affair ng karakter ni Julia Montes sa palabas, tila nagpahanging na ang aktor na maaring hindi ito mangyari dahil gusto nilang sorpresahin ang mga manonood. Hindi namin ibibigay yung ina-expect ng manonood kasi kami lagi namin pinaghandaan kung ano yung bagong ihahain sa mga bagong viewers natin. Sagot ni Martin na gumaganap bilang Cardo Dalisay sa serye. Sinigurado rin ang aktor na siya rin ang director ng palabas na may bago pa silang maihahain sa publiko sa kabila ng 6 taong pag-eri. Aniya, nakakaramdam pa rin siya ng excitement sa paggawa ng episode ng Ang Probinsyano, lalo na't may bagong cast muli ang serye. Kasi hanggang ngayon, excited pa ako. Di ako nakaramdam ng pagod. Lagi akong ganado. Lagi akong nai-excite. May bagong cast, ang laki ng tatakbuhin ng kwento, para akong gumagawa ng bagong show sa ad nito. May counting pressure naman na nararamdaman ang actress na si Julia Montes sa bagong proyekto dahil alam umano niya ang dedikasyon ng mga bumubuo rito. May pressure, more of ma-meet yung expectation niya at ng lahat ng team kasi lahat tala dedicated. Pahayag ng actress. Bliss lang talaga and honored. Hindi siya abot ng 6 years kung di ibinigay ng lahat ang puso nila. Unang nagkasama si Coco Martin at Julia Montes sa seryeng Walang Hanggan noong 2012. Huli silang magkatrabaho noong 2015 sa Once Upon a Time sa Yamashita's Treasures. Matagal ng usap-usapan ang umano'y relasyon ng dalawa, ngunit hindi pa diretsyong inamin ang mga ito ang tunay na estado nila. Pinahanga ng actress na si Julia Montes ang mga tagahanga sa galing niya sa target shooting. Sa Instagram, isang video ang binahagi ni Julia Montes kung saan kita ang kanyang pagsabak sa firing range. Never mess with a woman whose aim is better than her temper, ani ni Montes sa caption. Sa ngayon ay pumalo ng libo-libo ang nakapanood sa target shooting video ni Julia Montes na umani na rin ang libo-libong komento na halos lahat ay papuri sa galing sa pagbaril ng actress. Noong nakaraan ay inanunsyo na nga ng Dreamscape Entertainment ang muling pagsasama ni Montes at Coco Martin. Si Coco Martin ang napabalit ang nobyo di umano ni Montes na siyang pinakambagong lady-lady ng aktor sa sikat na serye ng ABS-CBN na Ang Probinsyano. Rosana Roses, nagpapasalamat kina Coco Martin at Julia Montes.
Nagpasalamat ang Batikang actress na si Rosana Roses sa anyay kabutihan ni Nacoco Martin at Julia Montes. Sina Montes at Roses, ang dalawa sa mga bagong bituin na party ngayon sa sikat na serye ng ABS-CBN na Epigis ang Probinsyano na pinagbibidahan ni Coco Martin bilang si Cardo Dalisay. Noong Webes ng gabi, isang litrato ang ibinahagi ni Rosana Roses kung saan kasama niya sina Coco Martin at Julia Montes na magkatabi sa hapagkainan. Kwento ni Rosana Roses, ipinagluto niya ng ulam ang napabalitang magkasintahan. Pero nagulat siya nang ang dalawa mismo ang nagtungo sa kanya. Yung pinagluto ko sila ng tinola, kaso sila yung pumunta sa amin para makasama kami kumain at manood ng Ang Probinsyano. Siyempre, nataranta kami ni Tita Banji. Medyo nag-base kami at mukha kaming basahan. Thank you, Coco and Mara. Napakabait niyo sa amin. Ani ni Roses na ginampanan ang karakter ni Lolita, ang ina ng karakter ni Montes sa Ang Probinsyano. Maliban kay Montes at Roses, ilan pa sa mga bagong artista sa serye, sina Jan Estrada, Tommy Abuel, Joseph Marco, Banji Lavalan, Elora Espanto, Michael Flores, Mariela Torre, at Chai Pernashir. Noong Webes, ipinakilala na ang mga bagong karakter ng sikat na serye. Ipinakita na rin kung ano ang kanilang nakaraan at ngayon ipaglalaban. At yan ang chika natin for today, mga ka-Coco Jewels. Ano ang masasabi niyo tungkol dito? Please comment below. Kayo ba ay mahilig sa mga ganitong klaseng videos kung saan nagbibigay kami ng updates sa inyong mga iniidolong artista? Ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos.